Assalamu alaikum, magandang gabi. Atin ang pasadahan ng mga balita sa araw na ito. Ito ang Pasada alas 7, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Nagsagawa ng open forum ang Office of the Chief Minister kaugnay sa ilang issue sa separation at internal leave benefits ng mga dating empleyado ng ARMM. Ang detalye sa report ni Mirna Tepadan. Isa sa mga prioridad ng Bangsamoro government ay maibigay sa mga dating empleyado ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kanilang mga kaukulang benepisyo alinsunod sa nakasaad sa Article 16 Section 10 o ang transfer of powers and properties and disposition of personnel sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Kaya sa patuloy na pagproproseso ng mga separation at terminal leave benefits ng mga dating ARM employees, nagsagawa ng online open forum ang Office of the Chief Minister sa pangunguna ng Administrative Management Service, Human Resource Management Division. Sinagawa po natin to kasi marami po kasing issues and concerns regarding separation and terminal leave benefits that we cannot fully answer as HRMOs. And every time that we attempt to process the claims for STLB, minsan iba-iba yung version na nakakarating sa amin na sagot from the different institutions who are involved in the resolution thereof. So what we did is, para masettle natin siya fully, lahat na lang ng mga establishments or offices that are concerned or involved, we invited them together in one platform so that we can have a conversation resolving all these issues and concerns. And alhamdulillah, we were able to trash out these concerns. And I think nasagot naman siya during the open forum po. Lumahok sa open forum ang ilang OCM officials, mga official ng Department of Budget and Management, Government Services Insurance System, Civil Service Commission, mga HR staff ng bawat ministries ng BARM at ilang empleyado ng ARM na ngayon ay patuloy na nagtatrabaho sa BARMM. Ipinresenta ng DBM at GSIS ang proseso sa pagre-release ng separation at TLB. Ilan kasi sa mga katanungan na natatanggap ng BARM government ay kung bakit nadi-disapprove ng DBM ang mga TLB claims dahil umano sa non-submission of GSIS retirement approval. Marami po siya actually, but their current ones are, for example, yung discrepancies in the computation. May mga nagka-claim na sa cases ng mga ibang former ARM employees, nasagot naman siya or na-claim naman nila yung full amount and others naman hindi. When in fact, pare-pareho naman sila daw ng sinubmit, pero bakit daw ganun ang treatment? We asked that to DBM and some of the RPs that we invited, and alhamdulillah, lumabas naman na nagkakaroon lang ng different treatment depende kapag yung empleyado ay may gap or wala, kung saan siya galing na opisina, kung permanently separated na ba siya, in which case terminal leave benefit ang tawag doon, kung na-absorb siya, hindi terminal leave benefit ang tawag doon, MLC yun, and then pwede siyang ibang form or requirements naman na kailangan niyang i-attach, kaya binabalik at hindi muna nila na-claim yun. Sa usapin naman ng refund ng separation incentives ng mga dating ARM employees, na ngayon ay nagtatrabaho na sa BARM bilang permanent positions, ayon sa BARM government, inaayos pa ngayon ang guidelines kaugnay dito. Umaasa ang Office of the Chief Minister, DBM, GSIS at CSC na unti-unting mabibigyang linaw ang mga isyo at mas maging maayos ang pagproseso ng mga separation incentives at TLB ng mga dating empleyado ng ARM. Nagtatag din ng help desk ang OCM sa pangunguna ng HRMP Council para sa mga issues and concerns na may kaugnayan sa separation at TLB ng mga dating empleyado ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mirna Tepadan, BIO News. Marami sa mga empleyado ng BARMM ang nagsumite ng kanilang application sa isinagawang online registration para sa career service exams ng Civil Service Commission BARMM. Narito ang report. Maaga pa lang kanina, naghanda na ang mga empleyado ng BARMM para sa pagbubukas ng online registration sa isasagawang career service examinations ng Civil Service Commission BARMM. Handa na ang mga aplikasyon ng mga empleyado dahil sa ganap na alas 9 ng umaga kanina, binuksan na ang online registration.
pero tila nagkaroon ng internet traffic congestion sa link na ipinost ng CSC sa kanilang Facebook page dahil na rin sa dami ng gustong mag-exam. Habang inaayos ng CSC ang kanilang system, agad naman itong nagpalabas ng regional advisory sa kanilang Facebook page. Nakasaad dito na nagkaroon ng heavy internet congestion sa link dahil sa sabay-sabay na pagrehistro ng mga aspiring public servant. Pero ang mga empleyadong sina GMAT Mitimbang at Pfizer Gaber ay sinubukang magsumite ng application online pero sarado na ang online registration para sa civil service examinations sa darating na March 13 dahil nakamit na nito ang kanilang kota. Hindi man nakapagsumite ng registration sina GMAT at Pfizer, umaasa naman ang mga ito na papalari na sila sa susunod na filing of applications. Actually, ma'am, I'm quite sad because yun nga, we're expecting, I am expecting na makakahabol ako, but hindi talaga. I mean, yung umabot na sila ng quota, which is the 360 applicants, but I'm still hopeful pa rin po for the next coming na application, pag-file ng application sa CSC po. Siyempre, I was so disappointed earlier na hindi ako nakahabol sa online registration ng civil service, but hoping pa rin ako na sana sa next na schedule is makahabol o makapag-take ako ng exam, inshallah. And sana din is dagdagan pa nila yung slots nila para marami pong makapag-take. Sobrang importante po siya sa akin na makapag-take at sana rin makapag-take ng civil service kasi one way po yun na makakuha po tayo ng plantilla and kumbaga pa yun yung kumbaga parang one way din yun na maging stable ka sa work mo. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng CSC sa naranasang technical difficulties na nagdulot ng isang oras na pagkaantala ng registration. Inaasahang magkakaroon din ng kaparehong online registration ang CSC para sa second batch ng CS examinations ngayong taon. Ang CSC exam ay isa sa mga batayan kung eligible ba ang isang aplikante na pumasok sa government service. City Fairuz Abdullah, BNO News. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa klima ng Mindanao ang localized thunderstorms. Sa weather bulletin mula sa PAGASA, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na pwedeng magdulot ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, bunsod ng localized thunderstorms. Mahina hanggang sa katamtamang hangin sa hilagang silangan ang iiral at magiging mahina rin hanggang sa katamtaman ang alon sa mga karagatan. Sa Cotabato City, nasa 24 hanggang sa 32 degrees Celsius ang temperatura at nasa 2% ang tsansa ng pag-ulan. 19 to 24 degrees Celsius naman sa Marawi City at 6% ang tsansa ng pag-ulan. Sa Lamitan City, maglalaro sa 24 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura at 7% ang chance of rain. Dumako naman tayo sa mga probinsya, nasa 17 to 24 degrees Celsius po ang lagay ng temperatura sa Lanao del Sur at may 60% chance of rain. 24 to 29 degrees Celsius naman ang temperatura sa Basilan at 10% ang chance of rain. 25 to 29 degrees Celsius naman sa Sulu at 20% ang tsansa ng pag-ulan. 23 hanggang sa 26 degrees Celsius naman sa Tawi-Tawi at may 20% chance of rain. Nasa 23 to 34 degrees Celsius naman ang temperatura sa Maguindanao with 20% chance of rain. At sa probinsya ng North Cotabato ay nasa 22 hanggang sa 33 degrees Celsius at 30% ang tsansa ng pag-ulan. Samantala, sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 cases sa rehiyon, tuloy-tuloy pa rin ang mga hakbang ng Ministry of Health sa pagsugpo ng pandemya. Ang detalye sa report ni Jana Datuali. Kasabay ng pagpasok ng taong 2022 ay nakapagtala rin ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Bangsamoro Region. Sa datos ng Ministry of Health, as of 6 p.m. noong January 11, mayroong naitalang 16 na bagong kaso sa BARMM at nasa 123 naman ang active cases. Sa mga naitalang bagong kaso, dalawa dito ay sa Maguindanao, 8 sa Lanao del Sur at Marawi City, isa sa Tawi-Tawi at 5 naman sa Cotabato City. Tumaas nga ang kaso natin ngayon, that is just recently, but still the same. Tayo dito sa farm, nananatili pa rin tayo sa
low to moderate risk pa rin tayo. Yes, we have to admit the fact na medyo naging complacent tayo during this holiday season. So nakikita natin na marami tayong mga kamag-anak, mga kasamahan na they really go went on a holiday. Yung iba, nasa mga big cities, pumunta ng Metro Manila, pumunta sila ng Davao. So lahat yung sila, nagkakaroon tayo ng risk of exposure. Dagdag pa ni Director General Usman, bagamat tumataas ang bilang ng mga kaso, ay wala pa rin naitatalang kaso ng Omicron variant sa rehiyon at nananatiling handa ang mga pasilidad ng MOH sa pagtanggap ng mga kaso. Our facilities are very ready po sa pagtanggap ng mga bagong kaso ngayon ng COVID. In fact nga, I have a talk with some of our mga chief of hospitals, yung mga saan nakatayo yung ating mga quarantine facilities, and they already have cases of COVID in their quarantine facilities. So, but ako, katulad na sinabi ko kanina, hindi pa rin ganun kadami yung kaso compared sa Metro Manila, sa Davao City, and all other big cities here in the Philippines. Sa ngayon, mayroon ng 14,907 na kabuo ang bilang ng COVID-19 cases na naitala ng MOH as of January 12, 2022. Kabilang na dito ang dalawang new recoveries. Jana Datuali, BIO News. At yan ang pasada ng mga balita sa Pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health. Sundin ang bida solusyon, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon. Protektahan rin ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbabakuna. Magpatala sa COVID-19 vaccine portal sa covid19.bangsamoro.gov.ph at maging parte ng solusyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si City Firewood Abdullah, naghahati ng balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po.